Ito ang international port na kinakonstruct ngayon dito sa Talisay City ng Cebu. Ito ang magiging entry for international cargo ships, which will also help the export and import trade dito sa region. Okay, magandang umaga sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Cebu South Coastal Road. Papunta tayo ngayon kabayan ng Barangay San Roque dyan sa Talisay ng Cebu. Update natin ngayon yung international port dito sa Cebu, kung saan yan ay ni-start pang i-construct noong 2018. So malaking tulong itong international port kabayan para sa mga import at export ng mga goods galing sa mga ibang bansa. So malapit na to sa Talisay Fish Port. Yan yung i-update natin ngayon. Ito na kabayan dito. Ito yung papuntang Talisay Fish Port. At dito kinoconstruct yung international port. Malapit lang dito sa South Road Properties. So ito yung international port. Okay, so ito na kabayan. Ito yung Cebu Bay Area dito. Yan, sa unahan may kita nyo yung South Road properties dyan. So itong international port na mahigit 26 hectare ay malaking tulong dito sa Cebu City, kasi mag-i-improve yung entry point ng mga international import at saka export. So kasama ito sa build infrastructure ng dating President Rodrigo Roa Duterte. So dito pala kabay, meron palang mga kwan dito. Mga basura dito na natatambak, oh. Kita nyo yun, oh. Tapos may konting mga barong-barong dito. Ito ang Cebu South Coastal Road. Yan yung main road na papunta sa may South Road Properties. Ito na ngayon ang latest update nitong Cebu South Harbor and Container Terminal Corporation. Ito ay may 24 hectare high-tech facility na magiging entry for international cargo ship, kung saan ang makapagtulong ito ng export and import trade in the region. Once completed, itong port ay magi-carry ng mga bulk cargo shipments and container operations. Thank you.
Malapit lang din ito sa may Talisay Fish Port. Ang Talisay City ng Cebu ay kilala din sa mga pagtitinda ng mga lechon dito, lalo na pag Sunday. Ito naman yung South Road properties. Ang makikita nyong major developments dito ay yung South Coast City, SM Seaside, El Corso, New Star, at ongoing pa rin ang mga developments dito kaya nitong City de Marie.